Hello guys! Welcome po sa ating video tutorial. So, ngayon po is ituturo ko kung paano maglagay ng event list at alert dito po sa OBS. So, madali lang po ito guys. So, punta lang tayo sa ating browser. Yan, so maglalagin tayo dito sa streamlabs.com. And meron pang isang website na streamelements.com. So, maglalagin lang po tayo dito sa mga website na ito. Guys, so streamelements and streamlabs. So, yan. So, ngayon po, login tayo guys. So, click login. Yan. So, since sa Facebook po tayo mag live streaming, so Facebook po tayo ang gagamitin natin platform. So, login tayo via Facebook. Yan. Since nakalagin na po ako before, so nakasave na yung password at saka username ko, so hindi na ako nirequest na mag-login pa ulit. So, click yan, continue as yan. So ito lang po, click lang po natin ito guys, and then pupunta na tayo sa dashboard. So ito po is hindi na ipinakita yung username at password kasi nga po is nakapag-login na po ako before. Same thing din po pag maglalagin kayo guys, is magre-required siya ng password at username. So ang gagawin nyo lang po is i-login nyo lang ang inyong Facebook account, and then pasok na kayo dito sa Streamlabs at dediretso na kayo dito sa dashboard. So, yan po. So, ayan guys, nakalagin na tayo dito sa Streamlabs, and then nasa dashboard na tayo. Kasabayan din guys na ganun din ang gagawin natin dito sa Stream Elements. So, ganun din guys, same thing. Login via Facebook. Facebook ang gagamitin natin a platform para mag live streaming. So same, continue as yan. So since nakapag login na rin tayo before, so hindi na siya nag record ng password at username. So mamimili lang po tayo kung anong gagamitin natin page. So click mo lang anong bang gagamitin ng page. So since ito connect yan guys ha, and then pupunta na rin siya sa dashboard pagka-login mo. Yan guys, so almost the same Streamlabs. Yan dashboard, and then Stream Elements dashboard. So ganun lang guys ha. So nag-login ka via Facebook, nag-enter ka ng username at password. So same thing din guys ha. So kung paano dito sa Streamlabs, so ganon din sa Stream Elements. Ayan guys ha. So make sure na tignan mo, since kung marami po kayong Facebook page, so check nyo muna guys kung nandoon ba kayo sa eksaktong Facebook page nyo guys. So check mo lang yan kung nasa page ka ba talaga. So yan, ito guys ha. So, nasa page ako. So, yan. Ngayon, ituro muna po natin guys sa inyo kung paano maglagay ng event list. So, dito po, ang gagamitin natin is yung Streamlabs para sa event list. So, madali lang po ito. So, click lang po natin itong All Pages. Yan. So, click mo lang. So, ito na po. Makikita nyo na yung event list. Yan. Oh, napakasimple lang ito, guys. Ha? Click mo lang yan. And then, pupunta na tayo dito sa event list. Yan. Madali lang po. Since dito, guys, ha, may nakasave ng settings. So, hindi ko na babaguhin, guys. Pero, nasa sa inyo, guys. Kung anong gusto nyong design, pwede kang mamili. So, kung anong gusto mong team, pwede kang mag-select dito, guys. So, team, ano ba itong magiging tema nito, guys? So, anong magiging itsura? So, mag-select ka lang dyan kung gusto mo to.
ito. So, magbabago yan, guys. Yun. Kung gusto mo to, yan. So, yan. Nagbabago lang siya, guys. Gusto mong palitan yung team color, yan, mamili ka lang dito. Ito, yan. Nagbago siya, no, guys. So, ikaw nang bahala kung anong gusto mo dyan. And then, ano ba yung mga gusto mong ilitaw sa event list? So, i-check mo lang ito. Donation, follows, likes, support, stars, share, and merch. So, ikaw nang bahala, guys. Saan dyan ang mga gusto mong ilitaw? And maximum event, ilan ba yung bilang? So, kung ilan sila nalilitaw doon sa iyong Facebook Live. So, this is maximum niya is 10. So, 10 ang kanyang maximum. So, same thing, background, text color. So, napakadali lang nito, guys. Nasa inyo na lang, bahala na kayong mag-select kung anong gusto nyong design. And, so, ngayon, guys, hindi ko na papalitan yung design para hindi na siya mabago, guys. So, ngayon, guys, bahala na lang kayong mag-set kung gusto nyo dito sa event list. May kita nyo naman dito. Ikaw na bahala kung ilang max event. Background color, text color, font size, animation, animation speed. So, ikaw nang bahala dyan, guys, kung gusto mo color. So, madali na lang naman na yan, guys. So, dito, guys, hindi ko na babago yung design. So, and guys, bumalik lang ako and then para mag-proceed sa dati. So, guys, since ito na yung setup na nagustuhan ko, guys, yan. So, namili ako ng yan, itong kulay na ito and then itong theme, font size, maximum event, yan. Bahala na kayo dyan, guys. So, ito lang naman yan, guys. Pag okay na kayo, click mo lang itong save settings. Yan. Pag na-click mo na yan, so, kunin mo itong link. So, link ito, guys, ha. Wedges, wedge URL. Ito. So, yan, ha. Copy. Copy mo lang yan, guys. So, and then, pupunta tayo dito sa ating code. Yes. So, ito na, guys, ha. Kung paano natin i-set up dito sa OBS. So, napakadali rin dito, guys. Simple lang po ka. Madali nyo matutunan. So, sige, guys. Turo na natin. So, since nakapin mo na yung link, so, i-display natin dito sa OBS. So, since meron na tayong source, so, ito nang bahalang maglagay kung anong source ang gusto mo. Meron na tayong source dito na cam. So, hindi ko na po pinakita yan, guys. Alam nyo na siguro yan. And then, last sign lang tayo ulit dito sa source. So, select natin is browser. So, click mo lang itong browser, guys. So, yan. O, lagyan natin, guys, ha. So, sample event list. Event list. Sample event list. So, mag-create tayo. Bago. Ayan. Ito na po, guys. Ngayon, yung URL na kinopya natin is paste lang natin dito, guys. Ayan. Right click. Paste. So, ito na yan, guys. Oh. So, okay muna siya. Ayan. Nakita mo, nag-okay na siya, guys. Yun, no? Kung sana nag-display dito, guys. So, nakita nyo. So, follow yan, guys, ha. Puro follow. So, ayan, guys. So, ikaw na bahala kung saan mo gustong ilagay. So, ito na yung ating event list. So, kung makita nyo, guys, ayan, no? Siya yan, no? So, kinapi lang natin yung link. Ito. Yan. And then, pumunta tayo dito sa ating OBS. So, nag-create tayo ng
browser. Create tayo dito sa source ng browser. And then, pinangalanan natin sample event list. So, nilagay lang natin yung link, guys. So, ito yun. So, finish lang natin dito. And then, click OK. So, lumabas na ito, guys. So, yan na po yung ating event list. Ngayon, kung gusto mong malaman kung gumagana siya, so, balik ka dito sa site. So, check natin test. So, test follow. Test natin ha. So, yan. Dags Bermudez Pablo. Ito yun, follow. Dags Bermudez Pablo. Check natin dito sa browser. Ayun. Dags Bermudez Pablo. Guys, so, check natin ulit. So, punta tayo ulit sa event list. Dito naman sa stars. Click natin yung stars, guys. Test stars. Yan. Dags Bermudez Pablo. 1,000 stars. Yun, okay. Check natin dito. Ayun, guys. Oh. So, kasabayan nagbabago. So, nakita nyo, guys. So, gumagana yung ating event list. Dito na sa OBS. So, yan guys ha. Napakasimple lang po ng event list. Kung ano po yung lilitaw dito guys, yun din yung lilitaw sa ating live streaming. So, ngayon guys, okay na tayo dito sa event list. Napakasimple lang. Ngayon guys, dito naman tayo sa stream elements. So, sa stream element guys, ituturo ko naman sa inyo yung alert. So, sample na natin guys para malaman mo. So pupunta ka lang dito sa My Overlays. So pupunta ka lang dito sa My Overlays. And then magki-create tayo ng blank overlay. So create tayo ng blank overlay. So pangalanan natin siya na yun guys ha, click mo lang yon. Pangalanan natin siya na add muna tayo. Yan, add widget. So ito na guys ha. So nag add na tayo, add widget. So pangalanan natin siya na test sample. Test na sample pa. Guys, pangalanan natin yan. Save. Para sure tayo. So, ito na guys ha. Add widget. So, add widget na tayo guys. Ito na guys yung alert. Yan. So, punta ka dito sa alert. Alert box. So, click mo lang yan. Lilitaw na tayo dito sa alert. So, ang gagawin na lang natin is i-set up guys. Ito na sila wo. Yan. So para ma-check mo kung gumagana yung alert, so click mo lang itong emulate and follow. O ayun guys o. So gumagana yung event alert. So limit natin yung follow. Yan guys ha. So ngayon, kung gusto mo siyang set up, so madali lang naman. So dito muna tayo sa follow alert. So click lang natin itong gear icon. Yan, ito na. So paano ba yung nagsasalita guys? Diba? Nagsasalita siya. So, punta ka lang dito sa yan, TTS settings. Yan. So, dito, select. Yan. Select mo lang yung ano, TTS voice. So, since ang ginagamit natin is si Tala. So, nandito si Tala dahil sa yung nasa app. Widge app ata yun. So, hanapin natin si Tala. Yan. Filipino. Ayan, si Tala. So, yun, na-select na natin si Tala. Enable mode, text to speech.
Yan, click mo lang yan guys, ha? Huwag mong kakalimutan. Importante. Text to speech. Yan guys. Just na-enable na natin yung text to speech. So may marinig na tayong magsasalita niyan. Yan. O, sample natin guys, ha? Sa follow. Yan. Na mali yung atin na click. So, dito sa follow. So, click natin yung follow. Okay, narinig nyo guys ha. Gwyneth is now following. Ulitin natin. Oh, Ava is now following. Ngayon guys, pwede mong ilagay kung ano yung gusto niyang sabihin. So, halimbawa, gusto mong dagdagan yung mga pahabain yung sasabihin ni Tala. Pwede, pwede yun guys. So, dito lang tayo guys. Halimbawa ito. Yan, alert message. Halimbawa, shoutout sabihin mo. So, salamat sa'yo na lang. Para Pilipino, Pilipino. Salamat sa'yo. Yan guys ha. Try natin. Yan guys ha. Salamat sa'yo Chrissy. Is now following. So, ngayon guys, paano naman natin ito dadalhin dito sa OBS? Ayan, para mag-display dito guys. So, napakadali lang yan guys. So, same thing din kanina is yun, copy overlay URL. So, click mo lang ito guys. Or, ayun, ito na lang guys. Almost the same din. Ayun, copy. Ganun din guys, pupunta ka dito sa iyong OBS. Same thing, gagawa ka rin dito sa source, mag-a-add ka ng browser. Yun, gagawa ka ulit. So, guys, so alert naman siya. So, sample alert. Sample alert. Click mo lang yan. And then, same thing din guys. So, i-paste lang natin yung URL. Paste. Oh, ito na guys ha, yung URL. So, okay. So, yan. Nandiyan dyan na yan guys. So, paano ba natin malalaman kung gumagana na siya? So, ganun din guys. Isasample natin. So, iliit lang natin siya guys ha, para make sure na makikita natin na gagana siya. So, iliit lang natin guys. Yan. Para sure tayo na gumana siya. So, guys ha. So, same thing. Ito yung ating canvas. Ito yung ating stream elements alert. So, emulate natin para masigurado natin na gumagana na nga siya, nalalabas na siya dito sa ating canvas. So, yan. Mute muna natin ito guys ha. So, emulate natin yung follow. Since ito na yung sample na ginawa natin. Yan. Wala pa rin lumitaw guys. So, double check natin yung link kung nakuha nga. So, balik tayo dito sa event list. And then, properties. Double check natin yung event list. Itong ano, link kung tama siya guys. So, yan guys ha. Hindi siya ganun ka-perfect kung minsan. So, pag nag-copy kayo, I make sure na i-check din guys.
tulad nito, nung kinapin natin yung link, hindi siya nag-work. So, yan. Copy ulit. So, yan. Paste natin yung link. So, ito na siya, guys, oh. So, yan. So, dapat ito, guys, mag-work na siya pag in-emulate natin. Save muna natin, guys. Para sure. So, guys, ha. Then, emulate natin. So, follow. Yun. So, yun, guys, oh. So, yan guys, oh. Nakita nyo guys, lumitaw na siya. So, dinouble check ko lang, pinalitan ko ulit yung link niya. So, ayan guys, gumana na. So, ulitin natin guys, ha. Emulate natin dito sa event. So, ito, click natin ulit. Yun. Ito siya guys, oh. So, nakita nyo guys, once na may nag-follow sa inyo, yun ang lilitaw sa inyong live streaming. So, guys. So, kung ano yung nangyayari dito sa ating canvas, siya na rin lilitaw dito sa ating live streaming, guys. So, pag-click natin ulit yung emulate, yan. So, ayan na, guys. So, 1D is now following. Napakadali lang na guys. Sana naintindihan ko natin. So, yun lang po guys. So, thanks po.